So welcome back again guys sa aking YouTube channel. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng soap skin tone using charcoal at brushes. Una yung ginagamit ko, round brush. Pero sample lang to guys. Gumagamit ako ng round brush. Tapos, ang pag-apply nyan, kailangan isaw-saw nyo muna sa charcoal. Charcoal, tapos iwawagwag nyo, tapos sa kanya ipapahid sa papel para mas smooth. Ayan guys, kung makikita nyo, gumamit ako ng makeup brush. Yan yung ginawa ko lang para medyo maliit lang. Tapos ang pag-apply nyan, isasaw-saw sa charcoal, tapos iwawagwag mo. And then kahit diinan mo siya ng malakas, hindi mag-iiba yung pagiging soap ng skin tone niya kasi napaka-soap ng mga balahibo niya, kaya maganda siya pang skin tone. Ito yung ginagamit ko sa pang skin tone ko, kaya napapabilis ko ang pag-drawing at mas smooth yung texture ng skin tone na nagagawa ko dahil dito. Kumpara sa ibang brush, minsan hard yung mga balahibo, kaya minsan makikita mo yung gaspang ng charcoal or skin tone na nagawa mo. Kaya minsan, kala natin okay na, pero pag nakakita tayo ng mas soap, parang mas gusto natin gawin yung soap. Kasi nga, kakaiba talaga pag soap yung skin tone. Tapos malinis siya tingnan. Kaya ito yung ginagawa ko. Ganito lang yung pag-apply. Pa-shade-shade lang, parang pa-circle lang yung paghagod niya. Tapos kahit diinan mo yan, kasi wala nang natirang charcoal sa brush, kaya kahit diinan mo nang sobra yan, hindi mag-iiba yung texture ng charcoal. Kasi nga, napakalambot talaga ng buhok niya. Kaya maganda siya pang skin tone. Tapos yung papel pala, kailangan maganda rin yung texture dapat. Ito yung gamit ko, vellum board. Bali sa vellum board, dalawa yung texture ng papel. Yung isa magaspang, yung parang may mga box. Tapos yung isa, tama lang. Kaya yun yung ginagamit ko kasi mas soap siya kaysa dun sa kabila na parang may box. Kaya pag gumamit ka ng vellum, hanapin nyo yung may texture na ganun, tapos huwag kayo dun magdi-drawing para mas soap yung magawa nyo. Ganun lang guys. Ito guys yung nagawa kong drawing dun sa texture ng vellum, yung sa kabilang side. Kung makikita nyo, pangit yung texture niya, magaspang. Kaya siguro yung iba nagtataka bakit ang kinis ng gawa ko. Tapos eto naman yung sample na nagawa ko dun sa kabilang side, yung sinasabi kong soap. Kaya nakakagawa ko ng super kinis ng skin tone. Napakalinis talaga niya. Napakalinis yung tingnan. Kaya pag nag-drawing kayo sa vellum, hanapin niyo yung magandang texture ng papel. Huwag kayong mag-drawing din sa may box na sinasabi ko, para sa susunod yung drawing, makikita niyo yung pagkakaiba kung halimbawa man may nagawa kayo dun sa kabilang side ng vellum. Dito tayo sa isang skin tone. Ito naman yung paraan ko pag gagawa ko ng dark skin tone para maging soap. Kailangan yung paghagod niyo ng brush, kailangan meron siyang konting charcoal na nakalagay sa brush niyo. Pero make sure na
pantay yung pagkakashade nyo. Pantay, tapos laging diin na diin yung ano, yung pagkakahagod nyo, para pag kinalat nyo yung ano, yung mga charcoal na ano, na kasama din sa brush, mas smooth siya, magiging smooth siya at magbublend siya din papunta sa light tone. Tapos guys, pag magdadark, kung halimbawa mag-skin tone kayo, lagi kayong magsisimula sa dark parts papunta sa light, para mas ano, mas makuha nyo yung tamang ano, tamang dark tone. Pag nakuha nyo yung dark tone, mas madali na lang kayong mas madali nyo mabiblend papunta sa light. Kaya dapat laging blend yung ano, yung skin tone na gagawin natin. Huwag natin sanayin yung kailangan natin burahin ng burahin para magkaroon ng highlight. Kailangan lang natin iwasan para mas maganda yung blending ng ano, ng charcoal, yung skin tone niya. Ganun yung ginagawa ko sa mga drawing ko. Kaya napaka-smooth siya. Napaka-smooth niya. Nagbe-blend yung light, mid-tone, at dark tone. Yung iba kasi minsan makikita mo sa drawing ng iba, merong ano, mga part ng may dark siya di. Halimbawa, may dark siya sa kabilang side. Mga kumpul na dark. Tapos sa kabila, light. Ang pangit yun yan. Ganun. Kaya dapat lagi tayong magsisimula sa ano, sa dark, para mas mag-blend natin ng maganda papunta sa light. At kailangan talagang iwasan yung ano, yung light parts. Tapos kung maaari, kung halimbawa ano, light na light, pwede nyo namang burahin ng ano, ang pambura or needle eraser na lang ganito nyo. Pencil eraser, needle eraser. Ganun yung ginagamit ko, ginagawa ko sa ano, sa pencil. Tapos pag ano, halimbawa eto, dark na dark, kailangan ulit-ulit yung pag-apply. Huwag niyo yung bibiglain na ano, isang hagod lang dark agad. Dapat ano pa rin, dahan-dahan at paulit-ulit pa rin, para smooth yung ano, yung magawa mong dark tone. Kasi minsan sa dark tone, nag-iiba na yung texture ng ano, ng powder. Kasi ano, makapal na yung malalagay mo. Kaya dapat ano lang, yung layer by layer lang, para ano, para laging kakapit yung charcoal sa ano, at mag-plane yung ano, yung texture niya sa papel. Kailangan mag-plane siya, hindi yung may makapal na ano, na texture. Tapos yung iba pala, pag nag-dark tone, meron ng ano, mga bilog-bilog na ano, na nakahiwalay. Kung makikita niyo sa ano, sa ibang drawing, yung mga parang ano, bumibilog, ay bumibilog na yung mga charcoal na sa ibang ano na, sa ibang part, na bumibilog na siya. So dapat ano, ganun lang, layer by layer, tapos dahan-dahan lang din yung paghalo ng brush, para mas maganda. So ayun lang guys, sana may natutunan kayo. At pwede kayong mag-comment kung ano pang gusto ng tutorial, kung anong mga tanong nyo pala. So, huwag nyo kakalimutan mag-like, share, comment, at subscribe sa aking YouTube channel, para lagi kayong updated sa mga susunod kong videos. Thank you!